Yun, good morning po. Good morning sa inyong lahat. Ayan, nandito tayo ngayon sa aking parking, no? Andito tayo ngayon sa Provident Village. Dito kasi nakapark yung aking sasakyan. Ngayon, pinapainit ko lang muna itong sasakyan ko para magtawag ni Mrs. Andun siya ngayon sa bayan ng Marikina sa Palengke, namimili ng mga kailangan paninda, no, sa aming tindahan doon sa Talipapa, sa may malapit sa amin. Kaya habang wala pang tawag si Mrs. sa akin, dito lang muna tayo, naka-standby. Naantay ko yung kanyang tawag. Ayan po. Tingnan ko muna yung aking gulong sa bandang kanan, no, kasi palitin na rin ng gulong ko, no. Pagkatapos namin Malingke, maghanap rin ako ng mga nagtitinda ng gulong na malapit lang sa amin para mapalitan ko na itong gulong ko sa likod. Dahil itong ban na to, ito yung pangkuha namin ng bigas. Ayan po, no. Titingnan ko lang sandali. Ayan, nalabas lang tayo. Yung gulong sa harapan, medyo okay pa yun, oh. Nandito na lang. Ayan, biyak-biyak na kasi, oh. Pero meron pa naman akong reserva doon. Siyempre, for safety na rin. Lagi naman namin kinukuha ito ng bigas. Saka medyo food-food na rin. Papalitan na rin namin ito ng gulong. Ayan, bali kabilaan ng ano nito na pagbili ng gulong. Itong ano ko, bihira lang tumagamit itong Hilux ko. Ayan. Napasok muna tayo dito sa loob. Habang papainit, binuksan ko na rin yung aircon para lumamig-lamig naman ng konti. Ayan, mainit sa labas. Ayan po, no. Ito po yung aking parkingan dito. Update ko na lang po kayo mamaya pag yung susunduin na natin si Macy's, kasi bago ako pumunta rito, drinapbay ko lang muna si Macy's doon sa may Palengke. Dahil nga kinuha ko tong sasakyan ko ito. Sige, papunta na ako dyan. Ayan po, no, papunta-uwi na tayo doon sa Palengke. Dahil tumawag na si Macy's sa akin, kanatawag lang niya, no. So, sunduin na natin siya. Tingnan natin kung marami yung napamili niya at kung nagtas ba ng presyo ang bawat bilihin, dahil babalita naman natin sa mga balita na lahat ng bilihin ay nagtaasan nga, no? So, ayan. Gawin na tayo doon. Papunta na tayo ng Palengke. Right, tayo ay palabas na ng Marikina, ay Provident pala. Ayan po, no. Update ko na lang po kayo mamaya pag yung nasa Palengke na tayo, no, kasi mahirap mag-vlog na hawak-hawak mo yung camera tapos nag-drive ka, baka mayan pa yung sani ng ating disgrasya, no. Ayan po. Lahat ng inikutang ko, no. Dapat doon lang sana ako papasok kanina. Kaso lang umikot pa ako kasi naging one way na yung kalsada, no. Yan, malapit na po tayo doon sa kay Mrs. Yan, papasok po tayo dito. Ayan. Yung Palengke ng Marikina. Ayan po, no. Dandaan lang tayo dito kasi maraming mga tao. Ganda siguro dito kung makakuha ka ng pwesto rito, no. Kasi dito talaga ang pinakasentro, eh. Maraming bumibili dito, eh.
Sa amin kasi talipapa lang yung amin. Kaya hindi siya ganong maraming tao. Pero okay rin naman kasi nakakaraos ka rin naman sa araw-araw mong pangangailangan. Pero iba pa rin talaga yung ano nang pagdito ka sa mismong sentro. Malaki kikitain mo. Tsaka maraming tao. Kagaya ngayon, Sabado yata ngayon, di ba? Kaya maraming tao dito ngayon sa palengke. Yung iba dyan, nagaling pa sa ibang lugar. O, dumadayo dito sa palengke, sa amin. Sa Marikina. Ayan po, no? Tayo, baka makasagi tayo ng tao. Mahirap na. Ay, nasa misis. Wala ko, naka-ready pa to. Ay. Nakalak! Oh, bilisan mo! Ako yung napamili niya. Sabado kasi ngayon, kaya maraming tao ngayon dito sa mismong palengke. Alright. Ayan lang pala yung pinamili niya. Kung mayroon pang iba. Alaw naman, naka-ready na lahat. Ah, ito pa. Ano, mga suka na pala kami. So, may mga tuyo ng malalaki. Right. Lahat ang kailangan mo, ha? Nabili na, pagod na mag-ikot. May mga tumaas ba na ano? Mataas ang paninda ngayon? Sobra. Naku, buti hindi ka bumili ng sukal. Ay, hindi ko, walang mabubuti. Doon ako nagpa-deliver kay ama. Wala tayong tagabuhat. Tila naman diferensya kay amin. Yung wala lang doon. Hindi nga, kung konti lang naman din. Eh, nga, yung wala doon, kailangan talaga dito. Kasi kung ano, dito ka pa, parehas lang din. Oo. Gagastos ka pa ng prodo. Eh, wala pang tagabuhat. Ayan po, andito na po kami. Ito po yung aming kalipapa rito, no? Ayan. May kalayitan lang siya. Ayan po. Medyo marami-rami rin tao ngayon dito sa ano, no? Sabado kasi. Linggo. Ah, linggo ba? Sabado ko na Sabado. Linggo pala to. Linggo pala ngayon. Ayan po, no? Right. Sabado pala kahapon. Ayun, mali pala ako. Kala ko... Sabado tayo kumambigis. Oo. Sinama. Sanboy.
Paharang pa. Wait lang, nagtitinda eh. Kahit na, nakaka-istorbo tayo. Ayan, naalis na siya. Pahambalang tayo dyan, oh. Naalis na siya. Lagal pa. Ayaw pa naman yung nakabala tayo. Siyempre eh. Diba? Bangit yung nakabala tayo sa ating kapwa. Ayan. Alright. Dito na tayo. Ito po yung aking tindahan. No? Ayan. Yan po yung aking tindahan. Pag-deliver ito. Ha? Nagbablog yata eh. Oo, nagbablog. Hi! Hello! Ako yung ano na. Alright. So yung napamili ni Mrs. ko, kunti lang pala. Oh. Bagal nyo. Doon. Diba? Ayos rin kayo, no? Kukunin lang nyo. Dala-dala ko. Kaya ay tindahan, no? Ayan. Eh, itaan mo na yung bigas. Isama mo si Rangpa para magbuhat sa loob. Ha, ito. Deliver. Kaya ate. Ah, sige. Doon na lang siguro sa harap. Hindi na, doon na. Pahirapan mo pa yung sirumpor. Hindi ko pinapahirapan yan eh. Saan? Sa likod na rin eh. Kaya kayo mag-deliver muna ng bigas. Dahil may murder sa amin, kalating sako, kukupandan. Mahal na rin to ngayon mga tol. Nasa, magkano to isang sako nito? 1425. Oh, 1425. Sorry mo. 1150 lang dati. Ngayon 1425 na. Tapos mga imported, mga local, halos lahat tumaas na rin. Yan po. Kaya nga, basaba eh. Ano yung bahay nun? Hindi mo alam? Sige, turo ko sa'yo. Eh, turo ko lang yung bahay ng suki namin, no? Bali yung anak ko mabubuhat ng kalahating sako ng bigas. Ah. Ayaw ba? Ayaw. Turo ko lang naman sa kanya. Ah. Turo ko lang sa inyo yung bahay niya, yung gray. Yun o. Kalooban. O, yun o yung gray na bahay. Doon ako sa sasakyan ha. Wait tayo rito. Na i-deliver na natin yung ang ating sako na bigas na kukupandan. Tayo ay magpapa ay ko papagawa na tayo ng aking ating sasakyan, no? For safety ba? Kailangan palitan yung dapat palitan para iwas disgrasya ba? Ayan, tagal naman ang anak ko. Tapos dito, tapos mapalitan natin ng gulong. Babalik ko na rin to sa parkingan ko, no. Kaya yun. Pa yung anak ko. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na siya. Bahay nila yun pa? Oo, bahay nila yun. Ganda eh. Alright, huli na kami. Bali, dadap ko na lang siya sa kanto, no?
umiikot lang kami kasi kung dito kami nanggagaling, mahirap, walang ma ano nang sasakyan, no? Ayan. Lapit na naman yung bahay ng pinag-delivera namin dito sa tindahan. Pero kadalasan kasi motor yung ginagamit namin ang deliver. Eh galing nga kami ni Mrs. sa palengke. Kaya sinabay ko na rin to. Yung ating sako na bigas. O, dito na siya. Ayun po yung aming tindahan. Tikya store. Okay, lock mo yan. Alright. Update ko na lang kayo pag nasa bilhin na tayo ng gulong, no? Mahirap mag-vlog. Hawak-hawak mo yung camera habang nagmamaniho ka, no? Okay. Alright. Kuha lang muna tayo. Eh, magkano gulong sa inyo? Magkano gulong? Ay, kuha lang muna tayo, no? Magkano yung bawat gulong sa nila, yung isang garaso. Boss, magkano gulong sa inyo? Wala dito, no? Oo. Magandang klase ba yun? Tingnan ko po kung anong meron tayong maganda. Yung pang hakot ng bigas. Kasi kinakargaan ko kasi ng bigas yan eh. Ito Westlake yan alam. 8 ply ito. Ilang piraso kailan? Paano isa? 4-2. Bali dalawa. Pwede ba makita yun? Pwede. 1.570.15 na ano. Ayun o, lalabas lang tayo ng ano, para makita natin yung gulong kung matibay ba o hindi. Kasi pangkuha kasi ito ng bigas. Ayun, antay lang natin, kinukuha pa nila sa loob. Yung mga ano nila, no? may mga tinda rin sila, mga mags. Ayan, mga iba-ibang klase yung ano. Porto bawat 4,200. Bawat isang gulong sa kanila, no? So, bali, 8-4 yung babayaran natin sa bali. Ano ko lang, kung depende kung kasama na yung labor doon. Diba? Lalabas tayo. Kaya wala nang bawas yun? Wala nang bawas? Tingnan ko po. Oo, mabawasan mo naman para ano rin. Yung sa basta-basta ano, matibay yung gilid niya. Oo, oh, 8 light po yun. Ha? Ito, second time. Maganda yun dyan. Good eh. 8 light naman yun eh. Hindi lang. Pabaro lang, kahit 100 lang. Ah, pinalabas ko lang. Pinalabas ko na. Magandang gulong. Parang gulong yung kuya. Anong meat? Sa mga pangkartahan, 8 play lang dapat eh. Ano bang meat yun? Hindi siya basta-basta ano. Hindi siya basta-basta mapaplat. Kasi marami kasi kinakarga kong bigas dyan eh. Hindi mag-tandirer tayo na 2.5. Papalaparan natin ng konti. Magkano yun? Meron yung dito tayong tandirer. Parehas lang, 4-2 din. Yung 2.5 na tandirer, ma? 2.5? 70.15. Tigas na ba ito? Tigas na. Thank you.
Ay ba matibay rito? Thunderer o ano? Thunderer Thailand. Ito China lang last day. Pero parang matigas yung gilid ah. Kasama yung libo yun. Template na pala yan eh. Kasama yung libo. Kasama yung kabit yun. Bale yung dalawa yung pinagpipilihan natin o. Ito or either yung Thunderer no? Made in Thailand. Ito kasi made in China. Tingnan natin kung may mga sira pa rito no? Para palitan na rin natin. Pero okay pa naman itong gulong sa harapan. Yung sa likod lang talaga may problema. Palitan na natin ng maaga para hindi pa siya ganong ka wala. Luha kami yung tigas. Ay, may dami siya rin pala yung kabila no? Ngayon ko lang nakita. Para sabay, para dalawa pala sila sabay. Pag pinalitan mo ng gulong. High tech yung kanila mga gamit na dito. Sana padagdagan to ng molin kahit dalawang piraso bawat kabilaan kasi hindi ko nalulugan siya ng hindi ko siya nasasagad ng maraming bigas no hanggang 30-40 sako lang marami kasi ako nakausap na kaya yung mga kumukuha rin ng bigas doon sa Bukawi pagay dito. So, sa kanila, dinagdagan din nila ng muli. Bawat kilit, dalawang piraso. Kaya nakakarga sila ng 120-130 na pigas. Sa akin, sagad nito, 40 lang. Medyo hirap na eh. Kaya, bahala ko rin papalit, padagdagan ng muli. Basta tumayo yung okay pag nilutang ko na marami ilip siya basta lulobo yung gilip niya
Ano po ang nasa? 40. 40 po. Medyo okay pa dyan. Ito, sira na rin pala ito. Buti na lang, palit talaga tayo ng gulong. Ayan isa. Ito yung may bukol. Ayan ba yung may bukol? Oo nga, no? Malapit na ito. Wag na. Parang pala may mga sira na, kaya... Sira na. Habang gilig dito, may mga ano rin? Ano po? Mga nylon? Ako mga ilang taong ba abutin yan? Pindi, sa magdami. Mga may 10 taon? Pindi. Pindi. Marami na ba? Pindi. 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 Yung iba nga, umabot ng 12 years. Hindi naman parapit yung nagamit eh. Parang hindi ko dito lang daw. Kaya ka. Wala ka na rin bigas eh. Kaya niya abot ko yung pagkakaon kung hindi parati ginagamit. Dito ulit yung iba eh. Kung ginagamit ang ano. Ayan po, nakakabit na lang. Tapos na. Alright. So bali yung dalawang gulong na pinagpalitan nito. Hindi na natin magagamit, no, kasi may mga biyak-biyak na rin yung gilid. Tapos yung isa naman, may bukol na rin yung gilid. Malapit na rin talaga sa bumigay. Buti na lang kamo, napag-desisyonan ko na magpalit na lang ng gulong talaga. Kaysa patagalin pa natin, di ba? Dahil, hanggang na ulit yung ano natin, wala na tayong pangamba. Delikado kasi pag yung din natin, pinabayaan natin, eh siyempre, natakbo tayo sa expressway, sa doon pa tayo masiraan. Alam nyo naman, pag na ano kayo doon, nasiraan kayo sa expressway, yung iba kasing mga nanguhuli, yung iba kasi hindi ka papatawarin, talagang titikitan ka. Mas maganda yung tumatakbo ka, lagi kondisyon yung sasakyan mo. Ayan. Paolo, tapos na tayo magpapalit ng gulong. Dito ko na rin tatapusin yung vlog na ito. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please like and subscribe. Pagayin na rin yung notification bell para ma-update ka sa tuwing may mga bago akong i-upload na video. So muli ako yung papasalamat sa inyo na maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa next vlog. Paalam.